Napapaligiran man ng mga patay, buhay na buhay ang determinasyong makapagtapos ng isang estudyanteng nakatira sa loob ng Manila South Cemetery. Sige siya sa pag-aaral kahit pa nicho ang gamit niyang mesa. Yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Sub-sub sa pag-aaral ang 7 taong gulang na si Micah Kate Lopez. Pero di tulad ng ibang bata, ang kanyang classroom ngayon napaliligiran ng mga yumao. Sa loob ng Manila South Cemetery kasi nakatira ang kanyang pamilya, kaya ang kanyang madalas na pwesto sa itaas ng mga nicho. Dahil dito na lumaki, wala na raw siyang takot sa patay o sa mga multo. Pero nababahala siya ngayong bawal mulang bumisita sa sementeryo sa Undas. Mawawala na po kami makakain. Nagtitinda kami. Para lang po, meron kang pera pa. Araw-araw, 2 oras ang online class ni Micah. Hirap man dahil sa ingay ng mga sasakyan at paligid, pilit siyang sumasabay sa klase. Lumang cellphone ang gamit niya at wala siyang earphones. Ang 50 pesos na load, sapat lang daw para sa 2 araw na klase. Mahirap po siya onte. Kaso po, yung iba kasi maiingay kaya mo minsan hindi ko naiintindihan. Ano na lang ginagawa mo pag hindi mo naiintindihan? Tinatanong ko po kay teacher kung ano gagawin. Naawa rin po ako eh, kaya kahit gusto kong bilhan ng lamesa or upuan, hindi ma'am afford eh, wala pong pambili kasi. Pagkatapos ng klase, pagsagot naman ng modules ang inaatupag ni Micah. Nakaalalay sa kanyang ina habang nagtitinda. Ma'am, masipag po yan kasi hindi siya pa pwedeng hindi magkaklase. Hindi nakatungtong ng kolehiyo ang nanay ni Micah. Kaya ganun na lang ang pagpapahalaga niya sa pag-aaral. Gusto namin ng papa niya makapagtapos siya, ma-achieve niya yung mga gusto niya sa buhay, makuha niya yung mga hindi namin naibigay sa kanya. Pangarap ni Micah na maging teacher. Kaya naman sa murang edad, inspirasyon na niya ang pamilya sa pag-aaral. Parang po, yung nagtapos na po ako ng aaral, natutulong ko na po sila mama. Pati po yung kapatid ko. Nakatungtong man sa mga nicho, nananatiling matayog ang mga pangarap ni Micah. Salat man sila sa buhay, ituhad lang sa kanyang pag-aaral. Patunay na maski sa lugar ng mga patay, buhay na buhay ang pag-asa para sa mas magandang bukas. Salima Refran, Nakatutok, 24 oras.